Mga payo ng magulang natin noon na dapat tinandaan natin ang husto. Hindi lahat ng bagay ay dapat personalin. Hindi lahat tungkol sa iyo. Hindi lahat. Kung gusto kang i-down, minsan tayo lang ang gumagawa nito sa ating sarili. Tayo lang ang kumakawawa sa atin. Masyado tayong madrama na gumawa na tayo ng sarili nating kwento na hindi naman nakabubuti sa atin. Mag-move on. Laging mag-move on. Kahit napakabagal, see to it na may nagbabago sa ating buhay. Be sure na ang araw mo kahapon ay hindi mo magiging araw ngayon. Dapat may nagbago dyan. Dapat may kakaiba dyan. At dapat nakakabuti ang mga nakikita mo o kaya papalapit dapat yan sa pangarap mo. Gawing adventure ang lahat. Huwag iinit agad ang ulo. Isipin na mga bagong pangyayari na ito ay magdadala sa isang lugar na pinlano ng Diyos. Minsan kasi nasa attitude na yan. Paano ka makakarating sa pangarap mo na yon kung hindi magbabago ang ugali natin? Lahat naman ng pangarap, kapag nakuha, marami ang nagbabago sa atin. Wala namang namatay o namamatay na ang wish nila sa buhay ay sana nagtrabaho pa sila ng maraming oras. Yun bang nasa bingit na ng kamatayan? Lahat naman sila ang gusto ay magkaroon pa ng madaming oras para makasama pa ang mga mahal nila sa buhay. Ang pamilya nila, ang asawa at anak nila at mga apo. May mga bagay, mga material na bagay na magiging luma o kaya mawawala. Lahat mawawala. Huwag mag-hold on sa mga bagay na material. Mag-hold on sa mga lesson na nakuha dahil sa mga bagay na yun. In short, sa experience ng bagay na yun ka mag-hold on. Huwag mananakit ng tao. Again, huwag mananakit ng tao. May mga tao kasing kahit magaling na, kahit naka-move on na, kahit naging okay na sila. At kapag tiningnan mo, mabuti na ang kalagayan nila. Kapag nakausap mo, gusto pa rin makaganti. Nasa isip pa rin nila yon kahit na okay na sila. Bawasan ang pagiging selosa o seloso. Ilang relasyon na ba ang winasak ng selos-selos na yan? Marami na, as in marami na. Huwag papalipin sa emosyong ito. Dahil para itong kalawang na unti-unting wawasakin ang kahit na anumang maganda na naipon nyo sa relationship nyo. Laging tatandaan ng mga tao kung ano ang pakiramdam o kaya feelings ang ibinigay mo sa kanila. Kaya mag-ingat, mapamasama o mabuti na feelings. O kaya, ano man ang naging experience nila na kasama ka o kaya naibigay mong emosyon, sana lang ang maalala nila sa'yo ay mabuti. Kasi ang tao, hindi yan nakakalimot. Huwag magpakaseryo sa buhay. Akala mo palagi kasi seryoso ang buhay at wala ka ng time na magpaka-easy, mag-relax, mag-unwind, ika nga, matutong umiti at tumawa ng malutong. Yung malakas na malakas, yung parang walang bukas. Sabi nga sa Ephesians 2:10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do."